support talaga namin yung pumuhay sa amin. Kahit depende. Rocks, 2 years ago, sobrang sama ng loob mo after yung finals. Ngayon, nadala mo na. Yun, iniisip ko lang na, iniisip namin lahat na ayaw namin maulit yun. Ngayong game. Kasi, siyempre, dalawang beses na akong natalo sa finals sa Tambete. So, parang, iniisip ko na, kung natalo pa kami dito, wala na talaga. Kasi, tsaka last year ko na rin. Ano ba yung naging CL sa Lepo? Usapan nyo, yung lamang kayo ng walo, kumabuli sa Beda, nag-overtime. Ano sinabi sa inyo ni Coach ng Abel? Nung nag-overtime, kasi alam ko naman yung San Beda talaga, ang tagal ko nang kalaban niya. Hindi yan titigil hanggat di pa nagpa-final pass. Tapos yung nag-overtime, sinabi namin ni Coach na sa atin pa yan, sa atin pa yung laban yan. So yun, doon kami nabuhayan lahat. Kevin, ano masasabi mo sa katabi mo si Mark? Pogi? Siyempre, saka sabi ko nga sa kanya eh. Last year na namin, so kailangan namin talaga makuha. Kevin, looking forward ka na sa paglalaro mo sa Alaska? Are you looking forward na sa Alaska? Baka kasama mo si na Calvin at si Rome na nag-champion din sa NC. How excited are you na makakasama niyo yung dalawa? Siyempre, excited daw kasi yung dalawang yun, yung kabantayan ko dati, kainitan ko pa yun. Tapos ngayon, PBA, magiging katapin ko. Game nila bukas. Pupunta ka ba bukas? Siguro. Pero Mark, pala yung pagka runner up finish yung dalawang beses, na wala talaga, na naalis na talaga yung sakit na loob doon sa pagkapanalo sa akin. Oo, kasi nakuha na namin eh. Nakuha namin yung championship na to, so yun. Wala na lahat ng sakit ng diyan sa amin ng dalawang beses. Kevin, Mark, ito ba yung top championship yung dedicate nyo rin sa mga past coaches ninyo yung si Coach Lulun, si Coach Valoy, and you know, for the Artfix, siyempre, ano lang yung tumatak nung nag-buzzer, buzzer tapos na champion kayo. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Hindi ko ma-explain dahil sobrang saya. Ano na babas ka kanina? Ano yung nangyayari sa'yo? Oh, may problem ako. Sa next door. Sa overtime. Go away! Hindi ko maging masaya kung ano lang pala gagamitin mo. Coach, you motivated us the whole season. Thank you very much, Joey. Coach Aldin, tamang panahon para mag-champion ulit after 10 years sa Rosario Mata. Yung mga players, they deserve this. They deserve this. Masasabi mo sa katabi mo yan. Good luck. Coach, going pro. After this, they're going. Mag-enjoy mga to, pero after this, magkatrabaho ng mga to. Pero, I want us, Mark, in national TV. Pare. That's it, because sa amin, si Kerax is graduating. So sa amin kasi, setting aside this, it's important sa amin yung academics. So, we'll be back. Coach, mag-evaporate yung 8-0 run. Ano tumatakbo sa, at saka sinabi, paano may motivate ulit yung lower time? So, sabi ko, this is not the time para gumibap ko, ano, kasi it's anybody's ball game. Nawalan lang kami, pero nandun pa rin yung opportunity to win it. And I keep on telling them, Navar, lahat na, we can still do this. Coach, talk us through your journey. From the start, nag-usap tayo na nagtatatalo kayo ng season, sinabi mo sa akin, and now, well, the champion. Sa akin, pare, gusto ko lang sabihin sa inyo kung anong lagay ng team. Setting aside all of these trophies, yung pinaka-importante, for the whole season, what the most important thing that we gain is lahat kami, we became close to God. We prayed really, really hard. So, we're very grateful na binigay sa amin to. And sabi ko sa kanila na we do our best and let him take
take care of the rest. Mark, can you talk us to yung last yung winning possession sa pasa mo na napakaganda para kay Joe for the game? It's about reading the game. So, nag-read lang ako alam ko every time na mag-boss, pinakasinetrap ako. So, nasabi ko naman dito na nila yung pop or kumayot sila na open lane. Then, syempre, nitiwala ako sa kanila. Wala akong pick up yun. Anong pumasok sa isa utak mo nung nakita mo na na-convert ni Soriano? Sobrang saya dahil buwin ko ang video. Yung pagkapasa ko yun, parang gusto. Competition. Malaking bagay talaga sa amin si Jung. And actually hindi lang ngayon, throughout the season. Siya lang yung last big man standing namin. And binigay niya, kung isipin niyo, pinarabaho ni Sulyami. From Uraime, going to Ola, going to Tangkua, and before that, yung Akwete, tapos yung Ese, si Jung yung nagtatrabaho na. And wala akong masabi sa baka. Let's go. Pero yung isang play na ano, isang Pedro, si Jung yata yun, siya yung daming test, si Louis pumasok na, idea niya, kasi nakita niya na lang yung nag-jump ball. Session namin, mag nag-jump. Kukali mo siya. Parang yung intentional na yun, well, isa akin yun. So, play ng mga players mo, kaya yung mga to. Yung ano, yung pinaki ba niya yun, yun, unintentional si Makti Jung, di ba may dumulas yung bola bako? I kept on telling them na depende sa reach nila. Kung gusto lang, may gusto silang gawin, sabi ko, do it. Kasi sa offense naman, sabi ko sa kanya, you just have to be spontaneous. Reads, maglaro ng basketball, pero kung hindi mangyari yung gusto nyo, then we'll go back to our system. And basketball naman kasi very instinctive lang naman. Isa sa mga strength ng team na to, pala talino mga to. Sabay, kung hindi kami maging matalino, sa pangayang pupulutin? Sa height namin, sa liliit namin, so napupunuan ng smarts. Ito na iniisip nyo naman. 153 remaining, 8 point leads. Tapos maabot yung ano. Anong release nyo na last 153 meaning sa ang recognition? Focus pa ako sa laro. Kahit lang ko palabas natin. Walang nervyos. Sa hindi lang sa hirap na panalo na. At palagi kong sinasabihin yung mga players na huwag kukurap. And ako naman, ayoko magsabi na hindi ko ginagawa. So, nakafocus na ako sa laro. And nag-anticipate ako nung pwede mangyari. Inisip ko lang kung after ng buzzer, taktakan na siguro. Pero kung meron pa, hindi pwede mag-relax kasi champion team yan. 5 straight yan, so they have that. Yeah, they have that attitude na hindi nila. A special message is for the game. During the game. And, pero alam nyo na, alam namin na dating siya with Coach Chavi also. Coach, paano mo i-describe to yung season mo? Wala siyang masabi. Kasi, pare, sa totoo lang, sabihin ko ha, sa totoo lang, yung sa team building namin, yung nag-set kami ng goals, kaya ano po yung mga players, anong goal nyo sa team natin? Marami nagsabi na, Coach, pumasok lang tayo sa final four, okay na. Then, si Mark, I remember what you said, sabi ni Mark, Coach, pumasok tayo sa final four, anything can happen. Pero may mga nagsabi talaga na, Coach, final four, okay na. And ako yung last, kasi may mga ugali ang mga to na hindi to nakakatago. Hindi nakatago nito kung lulukuhin ka o ano, hindi nakakatago ang mga to. Eh. So nung sinabi ko na, naniwala ba kayo na mag-champion tayo? Many of them laugh. Tinawanan ako. Because hindi pa nagsisingin. Until lang na matalo namin yung JRU,
second game namin sa elimination. Saka lang medyo naniniwala. And after namin natalo yung lahat ng contenders, doon lang nakakapagsabi, kaya pala natin. And we kept on working hard and I kept on motivating them. And after losing finalists twice, how sweet is this one? Very gratifying. Kasi pag player ka, yun na sabi ko, you're one of the 15 players. But if you're the coach, at ikaw mahawak ka manibela. So napakalaking responsibility, napakahirap. Ma-achieve mo to sa akin, napakasarap. Although, nasabi ni Mark, sa akin kasi advantage ko kasi against San Beda, hindi ako nakaramdam, yung parang na-intimidate ako sa akin. Although hindi naman na-intimidate, wala naman na-intimidate, pero pag gano'n na, limang beses ng champion, tapos gano'n pa yung sitwasyon na, maliit kayo, malaki sila. Minsan may factor na may maisinda kayo. Yung sa akin, wala. Just play. Kahit anong mangyari, okay naman. Kasi sabi naman sa akin ng mga pare, sorry si Father Vic, sabi sa akin ni Father Vic, yung inire nila ako. Coach, makapasok na tayo sa Final Four, okay na kami. Pero nung nag 7-0 kami, iba na yung sinabi ni Padre, go for the sweep. And siguro, to add, kanina before kami nagbabas sa dugout, which is totoo naman talaga, sasabi ko sa mga bata, sa buong coaching career ko, hindi pa ako natatalo sa first tournament ko na nakasabi. Sa lahat. Sa lahat ng tournament. 12 under, 15 under, intercommercial, lahat ng first year ko. Lahat champion. Kanina nung before kami, nakikita ko sa mga mata ng mga tunang medyo, ito, kinakabahan. Sabi ko sa kanila, guys, don't rely on this. Pero sinabi ko sa inyo ito before. Remind ko lang kayo na parang hindi pa ako natatalo sa unang turn naman. Coach, ako naman yung kiniwa ka sa mahinang pandemic. Saka, ang dami ko pa, ang dami kong tatrabahuin. Kulang ako sa oras. So, you'll be back next year? 4 years yung kontrata ako sa... 4 years? Letra. Walang opt-out mo? Yan naman. Pero, for now, lagi namin tinatanong si Coach kung ano tingin niya sa'yo. Kayo naman, yung dalawa Rax at Mark, anong masasabi niyo sa kay Coach sa isang sistema niya tinanong sa'yo? Hindi na naman kayo babalik next year. Pwede ka na sa akin. Kamu na ba? MVP. Dati,
na marunong mag-smile dati. Pero at least yung ginawa niya sa amin, maganda yung kinalaman namin. First, pare sa akin, alam natin ni Mark, tapos ni Yora, ay pinaba ako yung sarili ko sa kanila without compromising the authority. Ang daming ginagawa ng mga to na sa loob-loob ko pupupulo na ako. Graduate namin dalawa. Ang palagi kong sinasabi na siyempre, you're the leader, dapat ikaw yung mas pag-magpresya. Tapos ang mga to, mga bata. So, I humbled myself to them without compromising their authority. And sabi ko hindi maging madali. Pinito ko nga kina sa mga players. The first time that I went to Letran, hindi ako pinapasok ng guardia. As coach. Hindi ako pinapasok ng guardia. Nung hindi ako pinapasok ng guardia, sabi ko, hindi ito magiging madali. Kasi yung guardia hindi ako kilala, yung mga players pa kaya. Pero, yung guardia na yun, kinumend ko yun, sabi ko, sa head namin, mas lupin kasi guardia na ito kasi hindi ginagawa niya trabaho. So, yung journey, hindi madali. May mga away. Nag-away kami. Pero, we make sure na lahat ng ginagawa namin yung objective. Hindi kami gumagawa ng ano na unnecessary. Lahat kami, nag-away-away kami yung ano kasi gusto lang talaga namin. Coach, sa Letran community, ano sa tingin mo yung impact na itong pagkapanalo mo? Kasi rin yung journey na yung tagal mo naghintay para manalo. Kasi, first of all, they were not expecting this. Hindi sila nag-expect ng ganito. Noong pre-season, may mga pa-konti-konti na nangyayari sa Pinoy. Pero, kahit ng opening ng SC, hindi pa. Pero, nung nakita siguro nila yung first, yung streak namin na 7 games, hindi lang siguro na nakita na parang kaya ng mga bata ko. Punta tayo sa pero coach, maganda naman ang showing nyo sa preseason, umabot pa kayo sa quarterfinals and you went up against San Beda. So, was this a sign na kaya mo silang talunin? Kasi the San Beda beat you by a close margin sa Phil Oil. Sa Phil Oil, we started flat. Pinambakan kami. Pero, sabi ko sa mga bata, yung sistema to, kasi sa akin, kung nasa social ko, nasa provincia ako, kaya lamang kami ng 20, lamang kami ng 30. Tapos, trapin lang namin. Nananalo pa kami. So, sabi ko sa mga bata na yung sistema na to, nakabuild to ng wala itong kinikilalang lamang. Kahit ilan yung lamang, basta trabahuin lang natin yung sistema natin, stick to the system, and pinakumpota di syempre, magsipag lang, mananalo to. Yun ang nangyari dun sa San Beda. And, tama ka dun sir, dun kami nakakuha ng kumpiyansa na, alam mga to. Wala pa si Kerax no? Ay wala ata si Ray no? Wala si Kerax tapos wala si Ray. So, doon kami nakakuha ng kumpiyansa. Plus, minotivate din ako ni Coach Gamayt. So, how will you... Sinabi niya na, sinabi niya kami, gamit niya ng third string. Kasi may laro sila na following ng Ray sa BBK. Ako naman pala. Sasabi sa mga bata, ako, kulitig ako, kao. Gustong-gusto ko yung deliver ako. And I process that and I make it as a motivation. Which is throughout the season, yun na nag-fuel sa amin na just keep on working hard, prove these people that we are wrong. Although they are just doing their job kasi pagkipinan mo, wala namang dahil may panalo kasi ang lead namin, tapos yung rank natin, hindi naman ganun kataas. Pero, they kept on motivating us. Na-mention mo yung status sa D-League,
gusto namin na makapaglaro ng D-League, pero siyempre gusto namin yung mga bata maka-experience. So malaking bagay yun kina Bong, kasi si Mark naman, oh. Nag-alaman si Mark. Pero yung mga new guys, ng bata, Quinto, si Rambo, si Felix, tapos sila exposure na nakatulong sa kanila. Kahit-kahit sa alam. Okay. Thank you. Thank you.